1 Kings 4:29 to 31. God made Solomon very wise. Solomon could understand more than you can imagine. He was wiser than anyone on earth. Solomonic wisdom in reading scripture. Kilala si Solomon na napakatalino, pero paano i-apply ang katalinuhan niya sa pagbabasa, pagpapakahulugan, pag-apply ng mga salita sa Biblia? Father, we thank you that you are God of wisdom. And we thank you for having given Solomon that supreme wisdom na hanggang ngayon pwede naming pakinabangan, pag-aralan, at isabuhay. Patuloy niyo kaming pakalinisin, patuloy niyo kaming pagpalain, at ngayon humihiling kami na patuloy niyo kami bigyan ng kaliwanagan. Teach us so that our reading of Scripture may be informed by wisdom and not by foolishness. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Ang pag-aaral ba ng Scripture natin ay nakakapagpagaan o nakakapagpabigat ng loob? Ito ba'y nakakapagpaluwag ng dibdib o nakakapagpasikip? Nakakapagpalaya ba ito o nakakapagbilanggo? Lumilikha ba ito ng mga maraming kaibigan o kaaway sa ating buhay? There is wise and there is unwise reading even of Scripture. Ecclesiastes 12:9-12. Lahat ng nalalaman ng mangangaral o ng teacher o ni Solomon ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. So isang approach ay tinuturo sa atin ni Solomon in reading scripture, in reading wisdom literature, hindi basta-basta pinaniniwalaan ang lahat. Kailangan sinusuri. Sa pagpapatuloy, verse 10, pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan. So sa runong ni Solomon, sinasala niya, pinipili ang mga nagdudulot ng kasiyahan. Kasi maraming karunungan, maraming katuruan na ang dadalhin sa iyo, kabaligtaran ng kasiyahan. Nagbibigay sa iyo ay takot, bibigay sa iyo ay duda, o kaya ay pagmamaliit sa sarili o sa kapwa, o kaya pahirap sa loob. Noong si Solomon ay nakaupo bilang hari, napakarami ng collected wisdom ang Israel, at patuloy pa siyang nangolekta ng nangolekta. Marami siya mga tauhan na nagpupunta sa mga lugar-lugar, nagtatanong sa mga matatanda, hinahanap ang mga kasabihan, karunungang alam nila, at ito yung mga tinipon. Ambassadors sent very wise, king's brother sent very wise ambassadors to Solomon's court to hear his wisdom. But Solomon would have an exchange deal. He would also like to hear the wisdom of the peoples represented by those ambassadors. And all those were recorded. At sabi dito, pinili, sinala niya kung ano ang nagdudulot ng kasiyahan. Psalm 34 verse 8, discover for yourself that the Lord is kind. Come to Him for protection and you will be glad. So discover mo dapat na ang Panginoon ay mabait, hindi unkind. Siya ay nagbibigay ng hinhawa, hindi ng hirap. Siya ay mapagmahal, hindi mapang husga, hindi mapang api. Psalm 119:18, open my mind and let me discover the wonders of your law. Napakalinaw na prayer. Open my mind when I read your law, let me discover the wonders. Yung lalo ako ma-inlove sa inyo, Lord. Lalo ko makitang napakatama nyo, napakagaling yung Diyos, napakahusay nyo magturo. At nakabubuti sa akin ang itinuturo. Kaya sabi, pinipili niya ang salitang nagdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Hindi basta-basta para siyang vacuum na kung ano na lang ang pumasok, diretso, sinasala at isinusulat for posterity yung katotohanan. Ang ipepreserve niya yung mabuti, yung tama, yung mainam. Hindi half-truths, hindi outright falsehoods. Verse 11, ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng mga tungkod na pantaboy sa kawan, tulad ng matutulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. In other words, pag matalino daw yung nagtuturo, ang salita niya ay matalim, tumatagos, tumatalab. At pag hindi matalino yung kabaligtaran, buhat kung kani-kanino ang salita, yung turo,
hindi ito tumatalab. Anak ko, verse 12, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Ano daw ang pag-iingatan? Sa mga bagay na wala sa koleksyonismo mo. Sa mga bagay na wala sa katuruan ni Jesus. Dahil pag hinihambing ang katuruan ni Jesus, ang pinaka-equivalent niya talaga in spirit, mga katuruan ni Solomon. Mga katuruan na nagpapalaya, katuruan na nagpapagaan ng damdamin, katuruan na sasabi kung paano ang buhay ay susulitin at kung paano mumumuhay ng pakikipagkapwa at pakikipagmabutihan sa kapwa-tao. At sabi pa ni Solomon, hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat. Kung sa paggawa lang naman ng aklat, siya na yung champion. Siya na yung pinakamarunong. Pero sinasabi niyo, alam niyo, papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Alam ko na lahat yan. Hindi matatapos ang paggawa ng mga aklat. Hindi matatapos ang paglikha at pagbubuo ng mga karunungan. Ibig sabihin, napakaraming sources. Pag hindi ka marunong pumili, hindi ka marunong magbasa, pagod ang aabutin sa'yo. Ang aabutin mo sa paglikha o pagbabasa ng mga aklat. At ang labis na pag-aaral, sabi ni Solomon, ay pahirap sa katawan. Solomon is saying this. Sabi niya, too much study wearies the body. Which also means pahirap sa isip. Pahirap din sa samahan ng mga nag-aaral. Kaya yung mga dati magkakaibigan, mula nung nag-aaral, biglang nag-away-away, nag-away-walay. Mga pamilyang dating united, nung nagkanya-kanya ng aral, nagkanya-kanya ng landas, nagkagulo-gulo. At kumisan ito'y pahirap din sa buhay. Yung mga dating taong maluwag ang buhay, magaan, wala na masyadong pinoproblematize. Mula nung nag-aral lang mga kung ano-anong kasulatan, pinroblema ang lahat, inaway ang lahat, natakot sa lahat, gumulo ang buhay. Kaya sabi ni Solomon, alam nyo, yan din pag-aaral, nakakapahirap yan sa katawan. Pag-aaral lang ano? Pag-aaral lang mga hindi nagdudulot ng kasiyahan. Pag-aaral lang mga nagdudulot lang ng takot, nagdudulot ng mga pangamba, mga duda, at mga paghiwa-hiwalay. Matthew 23:1-4, Jesus said to the crowds and to his disciples, "The Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses." Ang daming libro niyan, ang daming babasahin, the law of Moses. At sabi ni Jesus, "They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help." You see the parallelism between Solomon and Jesus and their teachings? Sinasabi ni Solomon, yung pag-aaral, nakakapagod yan, pagka hindi mo pinili ang yung pag-aaralan. At sabi naman itong si Jesus, agree. Kita nyo ang mga turo ng mga Pharisees, ang dami-dami, hindi maubos-ubos. Pero anong bunga sa buhay ng mga tao? Pagod. Hirap. Stress. Pagkatapos nilang turuan ng turuan ng isang katerbang mga kasulatan at mga kautosan na imposible namang masunod, sila ang unang-una magkocondemn sa mga tinuruan nila at hindi nila tutulungan na malampasan nila yung mga requirements na hindi naman nila talaga kayang dalhin. Ecclesiastes 12:9, "The teacher was very wise. He used wisdom to teach the people. He was not using foolishness. He was using wisdom." Why was this being said? Because there were many teachers who were using foolishness. Hindi naman talaga maalam, hindi marunong, hindi bihasa, hindi sanay, tapos magtuturo. Siyempre, kung ano lang ang lalim ng isip mo, doon ka lang pwedeng humukay ng pwedeng ituro. Kung ano lang ang lawak ng sarili mong isip, yun lang ang pwedeng marating ng iyong pagtuturo. Marating ng iyong interpretation and application. E paano kung napakalimitado ng isip na yun, tapos pagkukuhanan ng mga katuroang maraming nakatunga nga para kainin yung katuroan na yun, napapahamak sila. Proverbs 14:7, "Stay away from fools. There is nothing they can teach you. Pity people whose king or prophet is ignorant. Pity students whose teachers have no deep understanding of things." Kawawa ang mga nag-aaral sa paanan ng mga nangangaral na napakalimitado ng alam, ng kasanayan, ng pagkabihasa, ng exposure, ng training. Because you cannot give what you do not have. It is only what you have between your two ears that can come out of your mouth.
and therefore can enter the ears of your listeners, enter their hearts and their minds, and rule and govern their lifestyles. Kaya mahalaga na pinipili ang pinapakinggan at kung ano sa mga sinasabi ng pinapakinggan ang buong-buong lulunin, kasi itetest mo, nakakabuti ba sa akin? Ano ang effect sa'yo ng teaching? Ano ang effect ng teacher? Is it delight or torture? At sabi ni Solomon, dapat delightful. Ang purpose ng teaching, ihanguin ang mga tao sa hirap. Bigyan sila ng kapayapaan, katahimikan. At sabi ng Panginoon, comfort, comfort my people. At sabi ni Jesus, my peace I give to you. Not as the world give, do I give. So ang lahat ng pagtatangka ng pag-aaral, pagpapalawak ng isip, pagpapalalim ng karunungan, ang bunga dapat sa iyo, peace. Peace with God, peace with other people. So teachings, according to Solomon, should be very carefully organized and reorganized. Organized in, also in terms of priority. Ano ba talagang priority kung dapat alaman ngayon at sundin? Kasi nag-iiba-iba rin ang priority ng tao sa iba't ibang panahon. Kahit ang Israel, nag-iiba-iba ang priority niya sa pag-approach niya sa mga laws. May mga laws nung araw na napakahigpit nilang pinairal, pero nung panahon ni Jesus, hindi na. Kasi naiba na ang panahon. Hindi nag-iiba ang Diyos, hindi nag-iiba yung katotohanan, pero yung pag-apply nun, according to the purpose for which the word was sent, will have to be contextualized. So sabi ni Solomon, it should be framed and reframed. Configured and reconfigured. It should even be synthesized. Na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi parang Russian roulette, hindi parang kung saan lumipad yung page, yun ang guidance mo. Kailangan sinusuri, ino-organize, kino-configure yan para ang maging bunga yung kalooban ng Diyos. So if not wise ang reading, the results are misreading, misunderstanding, and misinterpretation. In my 40 years of ministry, pagod na akong sumagot ng mga tanong na laging itinatanong ng mga tao, kasi ang pinagmumulan lang is a very limited understanding of the text. Imagine the text that we are reading were written ages away from us, in a language distant from us, and then translated into languages that are still distant from us. Kaya ang layo na kung minsan ng mga pag-apply sa ating buhay ngayon. And usually people will see a verse, read it in English or in Tagalog, and limit themselves to that meaning in the English language, and then make all kinds of applications in their lives already. Nakakapagod, nakakaawa, at nakaka-stress talaga na nakikita mo kung ano-ano ang bunga ng mga pag-aaral na liko, kulang sa scholarship, kulang sa panunuri, mga karunungan at kaalamang minanalang kung kani-kanino na hindi mo alam kung kanino nagmula. Pero ganun yung reading. Isa lang ang test, anong bunga sa'yo ng pag-aaral mo? Bumait ka ba? Kasi kung naging mas masungit ka pa, maging hindi ka makatao, mahilig ka makipagkagalit, mang-away, mababa ang turing mo sa iba, ikaw lang ang tama o yung mga kasama mo, eh mali ang pagbasa mo niyan kasi hindi ang kalooban ng Diyos para dyan. Importante yung scholarship, but people are lazy to think. Laging, pastor, ano po ba ang gagawin ko sa ganitong verse? Ba't mo pag-isipan? So kailangan lagi talaga itanong mo yan. Paano kung sinabi ko sa iyo, magbigti ka? Pag sinabi niya, pastor, yung pong boyfriend ko, papakasal lang ko ba kasi ganito, ganun? Tatanong mo talaga sa akin yan, ba't di ikaw mag-aral? Kailangan suriin mong mabuti. Pastor, wala po akong trabaho. Gutom na yung pamilya ko. Pero may nag-offer po sa akin. Eh, may pasok po pag Linggo. Tinanggihan ko po. O, pag nagutom yung mga anak mo, ipakain mo yung braso mo, ha? Binigyan ka na ng trabaho. Ayaw pa dahil Linggo. Eh, kasi po worship day. Saan mo nakuha yung interpretation na yan, na hindi ka pwede magtrabaho del Sunday. Kaya nga tayo may worship pag Wednesday, pag Thursday, pag Friday, para makapagtrabaho kay. Dahil po sabi sa Bible, di po ba mag-Sabat? Eh kung talagang Sabat ang tutusin mo, Sabado yun. Hindi ngayon Linggo. Eh paano po yan?
Eh, literal mo kasi ini-interpret na sa, on the seventh day you will rest, Sabat ang katumbas. Pero ano yung essence nun? That every 6 days of work must be broken by a seventh day of rest. Eh, kung mataon na yung seventh day mo, eh, Martes, eh, dito ka mag-rest. So you don't break the essence and the spirit of the command. Pero you are tying yourself down to the letter of the command. Hindi yung letter yon ang mahalaga. Ang gusto ng Diyos, magpahinga ka. Kaya kitang-kita natin kung paano si Jesus, sinasadya pa niya na kung kailan araw ng Sabado naghihimala, to drive home a point na hindi kayo slave ng araw ng Sabado. Ang gusto ng Diyos, mapahinga kayo. Ngayon, kung napapagod kayo lalo sa pagsunod ng araw ng pahinga, edi nabaliktad ang purpose. Napagod na po ako sa pagsasabat. Abe, edi nabaliktad dyan. Ang gusto nga ng Diyos, mapahinga ka. Kaya yung very literal reading and then very literal application in daily life na mga katuroan na itinuro sa isang kaprasong maliit na grupo ng tribo sa isang pagkalayo-layong panahon at pagkalayo-layong lugar, i-apply mo sa buhay mo ngayon unless you exercise very sound scholarship in language reading and meaning and interpretation, unless you contextualize the cultural value of those activities, maliligaw ka at mahihirapan. Tulad ng papano po yan, nahiga na po ako sa paana nung boyfriend ko, hindi pa ako pinakasalan. E ginagaya kasi si Ruth, nahiga sa paana ni Boaz. Diba? Maraming ganun. Napakaliteral ng pagbasa. So, kailan mo malalaman ko ang pagbasa ay un-Jesus ang essence? Pag-oppressive. Kasi hindi ka o-oppress yan ni Jesus. Open my eyes that I may see the wonderful things in your law. So wonderful ang law. Hindi, ay, nakakatakot pala. Ay, napakahirap pala. Ibig sabihin, may lente yung mata mo. Ang nakikita mo doon, yung hindi yung tunay na value ng verse na yun. John 5:39, sabi ni Jesus sa mga tao, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. They are the very scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. Said another way, sabi ni Jesus, aral kayo ng aral ng scripture dahil naghahanap kayo ng buhay, pero hindi naman buhay ang nakikita nyo, kamatayan. Condemnation, judgment, kasi kababasa nyo, nalalampasan nyo ako, hindi ako ang nakikita ninyo. Sari-sari ang nakikita nyo dyan. Kung sino-sino sinusundan nyo, kung sino-sino ang pinupuon nyo, hindi ako. So you don't find life. Sabi ni Jesus, aral kayo ng aral, pero hindi nyo pa rin naiintindihan ng scripture. At ang natatagpuan nyo, kamatayan. Kaya ang hilig nyo magbatuhan, ang hilig nyo magpatayan, ang hilig nyo mag-condemn sa isa't isa, mali ang framing ninyo ng mga binabasa nyo. Pinapalupit kayo, imbes pinapabait. Luke 24, 25-27, He said to them, how foolish you are, how slow to believe all the prophets have spoken. Basa kayo ng basa, pero iba ang nakikita ninyo. Sayang. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter His glory? In beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself. Libong taon na nila pinag-aaralan yung scripture nila, hindi pa pala nila naintindihan. Kaya kailangan pag-ulitin lahat ni Jesus at ipaliwanag. At sa katunayan nga, di pa rin naintindihan ng napakarami, pinatay pa nila. So, hindi ko mo basa ng basa. Hindi ko mo interpret ng interpret. Tama na agad. Ecclesiastes 12:10, balikan si Solomon, the teacher tried very hard to find the right words and he wrote the teachings that are true and dependable. So, may mga things pala na hindi true at hindi dependable. Mayroong teachings na untrue and untruthful per se. Kailangan i-contextualize mo para lumabas yung meaning. May mga teachings na untrue, pag misread, misinterpreted, and misapplied. So what is really needed is contextualization. 1970s pa, marami ng mga Bible scholars na nagpo-push ng contextualization. Hanggang ngayon, it has never made a dent. Simply said, what is contextualization? It is, ano ba ang ibig sabihin ng verse na yan nung kauna-unahan in the original time and place na yan ay binigkas?
Ano ba ang kahulugan niyan sa mga original na nagsalita at original na karinig? So, dapat ngayon, kung i-apply mo yan sa buhay mo, faithful ka dun sa context. Faithful ka sa original reason why it was said. Halimbawa, pagka sinabing, oh, if a woman is caught in adultery, she is stoned her to death. Yun ang literal. Pero literal, ililipat mo ngayon, pagka may nakapitbahay mo na adulterous, babatuhin mo hanggang mamatay. What was the context? Noong Israel ay konti-konti pa lang, ang konti-konti ng tribo nila, kailangan sila mag-survive against wild animals, against the elements, and against many political enemies. Hindi pwedeng maging disunited yung small tribe. Hindi pwede. Kasi konting pag-aaway-aaway ng mga magkakapitbahay, hihina ang buong tribo at maaaring matalo silang lahat. At isa sa mga pinakamalaking pwedeng pagkaguluhan, ipagka ang isang babae o lalaki ay nagkaroon ng sexual relations with a person not his or her spouse. Magkakaselosan, mag-aaway-aaway ang mga pamilya, baka magubusan. Kaya ginawa nilang napaka-stricto ng rule about that to preserve the security of the entire tribe. Not only that, the entire well-being of Israel was tied down to real estate. Napakahalaga sa kanila ng lupa. Kaya pag binasa niyo yung Old Testament, puro tukol sa lupa. Ito ang balon na hinukay ng aming ninuno, therefore amin ang lupa. Ito ang kuweba na binili ni Abraham, paglilibingan ng kanyang asawa, therefore amin ang aming lupa. It's all about lupa. Ang isang babae ngayon na nakipagrelasyon sa isang lalaking hindi niya asawa, tapos manganganak siya, na akala ng kanyang asawa ay anak niya yon, eh kung yun ang magmana ng lupain, eh ibang dugo na pala. So may kinalaman pa rin sa lupa. Ang tanong, Pastor, paano po pag nangalo niya ako na yung boyfriend kayo, walang kalupa-lupa? Safe na po ba yun? Yan ang tanong ng contextualization. Di ba? Ano ang kahulugan ngayon sa tribu natin pagka ang isang babae nag-commit ng marital infidelity? Merited pa ba na batuhin siya to death dahil nanganganib ang buo nating bansa dahil sa ginawa niya? Yun ang context. Na pag mag-a-apply ka, titingnan mo yung ano nung araw ang kahulugan ng batas na yan, anong gusto nila i-preserve. Tapos, may ipinapreserve pa ba tayong ganun ngayon? At yung pa ba ang paraan ng pag-preserve or sa civilization found other ways to preserve unity in the community? Kaya tamo nung panahon ni Jesus, hindi na niya ipinabato yung babae. Isa sa mga dahilan, nung panahon na yun, napakalino na ng boundaries ng Israel. Isa na siyang matibay na bansa. Lahat ng mga muho nila nasa pwesto na hindi na kayang lituhin yun ng isang pangangalo niya, ng isang babae. Complicated. Pero gusto kong magkaroon tayo man lang ng kaunting silip sa complication so hindi overly simplistic ang pagbabasa. Lalong-lalo ko nagbabasa ka ng translation. Are you reading original Hebrew? Sino nagbabasa dito ng Hebrew? Wala. O ano binabasa natin? Ingles o Tagalog? Na galing sa iba-ibang salin. Sa pagsasalin na lang, every translation is an interpretation. Dahil, hindi naman exact yung correspondence sa mga words. When you read in the English word, Bible yung word na love, ang pinanggalingan niya sa Greek ay pwedeng tatlo. Agape, di ba? Phileo, or eros. Iba-ibang love yun. Love ng God, love ng magkakapatid, at love ng magkasintahan na may kasamang sexual activity, yung eros. Pero pag in-English mo yan, love na lang. Kasi limited ang English language. So, ano ngayon na binabasa mo? Tapos lalaban ka ng patayan dahil sa binabasa mo yun pala, isa lang yun sa mga possible readings. Kaya dapat nagbabasa ka ng maraming interpretations, maraming versions, hindi lang isa. Do not be overly loyal to one version. Dahil ikukulong mo ang isip mo do sa ginawang policy ng mga nag-translate niyan, how they translated things. Now, don't throw away your translations, but read more para mas malaki ang possibility na makita mo yung buong gustong sabihin ng original language. Contextualization is important. What did it mean to them? Nung araw, yung mga ibang verses are very harsh because it is meant to preserve the community. Pero ngayon, sa ating community, pag pinractice mo yung harshness na yon, instead of preserving the community, you will divide the community.
So what is the contextual purpose of the verse? To preserve the unity of the group. Kung ang pag-apply mo ngayon yan, hindi unity ang mangyayari, kundi division, edi binaligtad mo yung contextual value ng verse. That's why we must be very responsible in studying. At itetest natin doble-doble pag ang effect. Pinapasungit tayo, hindi tayo nagiging mabait o mabuti, mas maging suspicious ka sa reading. Maaring tama ang reading, yun talaga sinasabi ng verse, pero ikaw ba ang sinabihan niyan? Remember, ang pinaka-recent na original hearers niyan, 2,000 years ago. Kaya pag sinabi halimbawa, meron pa mga 3, 5,000 years ago pa. Pag sinabi halimbawa kay Noah, gumawa ka ng sasakyang lulutang sa dagat, gagawa ka rin? Di naman ikaw yung kausap. Katulad sa mga tinuturo ni Paul sa mga marami mga churches, he was doing church management. Pag may sinabi siyang, ito, tanggalin nyo, ito, pahirapan nyo yung mga tao yun. Kilala niya kasi lahat yon. Particular incident sa church yon at meron mga issues na kailangan ma-solve right now. Tapos ngayon, 2,000 years ago, mababasa mo, i-apply nyo sa church nyo outside of its context, chances are magkakamali ka ng pag-apply. Kaya yung contextualization, ayan, napakahalaga. Which of course, lazy scholars don't want to get into. Kasi lalong-lalo na yung masyadong napakaliteral na mga reading. Sasabihin na, God said it, I believe it, that settles it. You know what it excludes? It excludes scholarly examination. Aandar yung parang blind faith dyan. Samantalang si Solomon, sabi niya, sinuri ko lahat dyan. Inaral ko yan. Finrame ko yan. So major teachings, at may mga teachings na mahalaga ha, recognized by people and religion, even by tradition, but not recognized by God. Not recognized by Jesus, even in Scripture. Matthew 15, 1-9. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus. They came from Jerusalem and asked him, why do your followers not obey the traditions we have from our great leaders who lived long ago? Jesus answered, and why do you refuse to obey God's command so that you can follow those traditions that you have? Bakit ang mga tauhan mo hindi sumusunod sa mga inuutos ng ating mga kaugalian? Yun ang recognized teaching. Yun ang official. Sabi ni Jesus, bakit kayo hindi sumusunod sa utos ng Diyos para lang masunod nyo ang inyong mga kaugalian? Napakalino sinasabi ni Jesus. Ang dami niyong kaugalian, religious traditions, cherished, institutionalized, official, accepted, but not from God. It took Jesus to make them realize na hindi ko mo religious tradition, kinagisnan, kinasanayan, sinasang-ayunan ng mga experts, recognized by God. At sa pagpapatuloy, sabi ni Jesus, you are hypocrites. Isaiah was right when he spoke for God about you. At ano daw sabi ni Isaiah na sinasabi niya para sa Diyos? Those people honor me with their words, but I am not really important to them. Their worship of me is worthless. The things they teach are only human rules. Imagine the cherished traditions, the commandments, the 613 mitzvots, and all the requirements of the Jewish religion. Sabi ni Isaiah, early on, ha? Panahon pa ni Isaiah. Sabi niya, alam nyo, hindi kayo talaga sumasamba. Kasi ang mga turo nyo, imbento. Iniimbento nyo mga katuroan nyo para sa inyong sariling kabutihan. The priests, the religious leaders were inventing all kinds of teachings that benefited them and the temple, but were not really teachings of God. Kaya galit sila kay Jesus eh. Kasi ang daming binasag ni Jesus ng mga kaugalian. Ang conclusion mo lang, si Jesus ba ay lawbreaker o siya talaga yung law? Kaya sabi niya, Sabbath was not made for man, but man for the Sabbath. I am the Lord of the Sabbath. So nung binrake niya, hindi niya binrake. Yung mga tao ang nagbe-break ng spirit of the Sabbath for so long na nung itama ni Jesus, mukhang siya yung lawbreaker. Kasi hindi lumalaya yung mga tao sa mga batas na yon. From Isaiah to Jesus, there had been sharp rebuke of the Pharisees and the teachers of the law. Ang daming turo at pahirap na hindi galing sa Diyos at ngayon man, napakarami. Kung seriously pag-aaralan ninyo ang church tradition, the last 2,000 years of Christianity
had added and invented so many religious laws to the original laws of God na napakahirap lalong maging makadiyos. Dapat salain din ang kaugalian ng Christianity kay Catholicism, kay Protestantism, kay Evangelicalism, kasi lahat yan nagdagdag ng kotakot-takot na man-made laws. Primarily to strengthen the church as an institution and to benefit the priesthood or the leadership. At dami mga balik ko kung pag-interpret, katulad ng siksik, liglig, umaapaw. Lagi ang reference yan tungkol sa pera. Kung mag-donate kayo, siksik, liglig, umaapaw, at ibabalik din sa inyo. Samantalang ang itinuturo doon na magbigay kayo ng pagpapatawad sa kapwa, at pag nagpatawad kayo, bibigyan din kayo ng Diyos na patawad na siksik, liglig, umaapaw, hindi yan tungkol sa pera. And yet, laging 90% of the time, pera ang reading. Kahit nga ako nung araw, pera din reading ko dyan. Eh, kasi syempre, yun lang naman ang napag-aaralan natin nung araw. Kaya aral ka ng aral. Teka, ang pinag-uusapan pala dito, forgiveness, hindi pera. Pero ang laki kasi magpadagdag nun sa koleksyon. Talagang siksikliglig. Pag mahikaw, ihulog dyan, mga pulsera, sapatos. Siksikliglig kasi. Pero yun ay ito ko sa forgiveness. Marami tayong dapat nasuriin. Ang daming turo, pahirap, hindi galing sa Diyos. Imbento lang ng tao. Kawawa ang mapagharian ng mga baluktot na katuroan. Lalo't kung ang baluktot na turo ay nakasalalay sa verses. Pag nakakita kasi tayo ng mga verses, bow, wala na magtatanong. Hindi talaga mo dapat questionin yun, pero questionin mo yung scholarship, yung pag-aaral, yung pag-apply, kasi doon nagkakabalubaluktot yan. Sila ang tinutukoy sa John 10:10. A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came that everyone would have life and have it in its fullest. Diba? Solomon na Solomon ang Jesus teaching. Yan ang gusto ko sa inyo, full life. Sabi rin ni Solomon, enjoy life. Hindi puro pahirap. So niya, alam niyo yung mga magnanakaw at tinutukoy niya, mga teachers. They rob, they kill, they destroy. Nanakaw nila yung saya, yung katahimikan ng loob, kasama na rin yung mga pondo. Kaya sabi ko noon, kailangan mag-ihan kayo. Ecclesiastes 12:11, sa pagbabalik kay Solomon, words of the wise are like sharp gods. When the sayings are written down and saved, they can be used to guide people. Just as a shepherd uses a sharp stick to make his sheep go the right way. So this happens, meaning the guiding of the people, only if the teacher is wise. Only if the teaching is of the wise. Because if not wise, if foolish, the teacher could misguide, could make the sheep go the wrong way, and could hurt the sheep. Eh, ang mga sheep naman, katatamad mag-aaral eh. Lahat itinatanong. Lahat gusto formula mo ibibigay ang sagot. Every time that an answer is given to you from Scripture, it's already an interpretation of it. So dapat you are the primary interpreter of Scripture for your own life. Hindi mo iaasa sa iba. Kasi paano kung ano na lang ang mga pagsasabihin nila. Alam nyo, sa tagal-tagal lang inyong pastor sa ministry, 40 years. 42 pa lang kasi ako nagsimula, nung 2 years old. 40. Ang pinaka nagpapalungkot sa akin, yung makakita ng mga taong very eager to obey God, very eager to be godly, tas dusang-dusa sila, not because galing sa Diyos yun, kasi galing sa teacher. Yung ang kalsada ay pagkalapad-lapad, doon lang sila naglalakad sa puting guhit sa gitna, kasi yun ang sinabi ng teacher. Ang dami pa nilang pwedeng lakaran, puntahan, sayawan, gulungan, bawal na. Pero hindi Diyos ang nagbabawal. Yun lang sekta. Yun lang reading. Yun lang interpretation. This is really what saddens me. Nakakalungkot na, napaka-well-meaning ng mga tao, tapos they are being robbed. They are being deprived of the many joys of life because of exaggerated Phariseeism. Exaggerated conservatism na bawal sumaya. Na magagalit lagi ang Diyos. Na lagi na lamang na mayroong guilt. Eh, ang hirap dali ng guilt sa buhay. Kaya ang itinuro ni Jesus, forgiveness eh.
O sige, abutin nyo, hindi maabot, forgiven kayo. Para na lang matahimik kayo, hindi kayo guilty. And yet many people, the more religious they get, the more guilty they become. Dahil sa teaching, dahil sa teacher. Matthew 23:15, kaya ang sabi ni Jesus tungkol sa ganito mga guro, "It will be bad for you, teachers of the law, and you Pharisees. You are hypocrites. You travel across the seas and across different countries to find one person who will follow your ways. When you find that person, you make him worse than you are. And you are so bad that you belong in hell." Words ni Jesus. Sabi niya, "You travel overland and sea to win a single convert. And when you have done so, you make him twice as much a son of hell as you are." Sabi ko, kawawa ang dapuan nyo. Pamission-mission pa kayo. Turo kayo ng turo. Akyat-akyat ang mga bahay. Kung saan sa kayo nakakarating. Pero ang dapuan nyo, kawawa. Kasi gagawin nyo lang silang parang anak ng impyerno. Ibig sabihin, laging guilty, laging mahirap ang loob, laging nagja-judge ng iba, laging nagtatago, laging nagbabalat kayo. Mabuti pa, huwag nyo na lang silang turuan. And sometimes that's how we feel when we look at mga kumisan, mga karakaratula ng mga religious works sa iba-ibang lugar. Ay, nakarating na sila dito. Parang gusto mo sabihin, ay salamat, dala-dala naman nila yung Bible, nakarating din. Pero naku, dala din nila yung mga doktrina nila na magpapahirap lang sa mga tao. Mixed feelings ang mararamdaman mo. At yung mga dinadapuan nila na yon, hindi na yung makikikamag-anak, hindi na yung makikipagkaibigan sa mga dati na kamag-anak, hindi na yung dadalo sa kasal ng mga pinsan nila kahit magkakaibigan silang matalik mula pagkabata. Hindi na sila pupunta sa mga libing ng mga lola-lola nila dahil mayroong religious value yung mga ritual. Inilalayo sila sa kapwa, sa kamag-anak, sa mga mahal sa buhay, in the name of God. Itanong nyo kay Jesus kung ganun din ang ituturo niya. Kaya sabi niya, napapahamak ang nakikinig sa inyo. Ecclesiastes 12:12, "So son, study these sayings, but be careful about other teachings." Other meaning outside of the Solomonic wisdom, outside of what is the Jesus or Jesusness teaching, because those two teachings agree on so many things. Pag kinumpara nyo yung buong Old Testament, hahanap kayo ng equivalent ni Jesus, si Solomon talaga. John 1:14, "The Word became a human being and lived here with us." Meaning the idea about God, the wisdom, this is Jesus in person. First, Jesus, the idea, the Word, became a person, lived with us. "We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father." It means nobody else can be called Son of the Father in terms of teaching, in terms of idea, in terms of philosophy, in terms of doctrine. Yung iba, kakaiba, hindi sila ang Son. There's only one. And that Son of God is Jesus. "From Him," from Jesus, not from others, "all the kindness and all the truth of God have come down to us." Ibig sabihin, before Him, wala pa yung tunay na kindness and truth of God. At sa katagal-tagalan ng religion na hindi na ipapakilala ng tama ang Ama, hindi na ipapakilala ang kanyang tunay na kabutihan, ang tunay niyang kadakilaan, ipinadala si Jesus para once for all and finally maipakilala na ang Ama ang tunay niyang sarili through His only true Son, Jesus. Kasi kung tama na yung pakilala ng mga religion noong araw before Jesus, ba't padarating si Jesus? Duplication. It means na hindi masaya ang Ama sa mga katuruan na umiiral, kinailangang ipadala ang anak para ituwid ang liko, liwanagan ng madilim, itama ang mali. Kaya pinatay si Jesus kasi ayaw nila nung tama, nung tuwid at maliwanag. Verse 12, "Yet some people accepted Him," meaning Jesus, "and the idea of Jesusness, and put their faith in Him, so He gave them the right to be the children of God." And basing it on the Solomonic wisdom, these are the children of delight. Dahil para sa kanya, the true words of God are delightful. So pag nanalig ka sa paraan ni Jesus versus the paraan ng Pharisees, paraan ng iba, doon ka lang magiging anak ng Diyos. Meaning you will enjoy your inheritance of peace, of love, of kindness, of serenity,
even of prosperity. People are always writing books, sabi ni Solomon. And too much study will make you very tired. From a scholar to say that, we should believe it. Too much study of the wrong things will only make you tired. So you will know what is wrong. It makes you tired. And it makes you tiring. Pagka ang laman ng utak natin ay hindi sang-ayon sa tunay na kalooban ng Diyos. People daw, kung sino-sino, kahit sino, and these books are mga kung ano-ano, mga guni-guni, ang dami niyan. Too much study ng kung sino-sino, kung ano-ano, will make you very tired sa pag-aaral, sa pagkalito, sa pagsunod sa buhay. Salamat, mahilig tayo sa salita ng Diyos, kaya nga tayo lahat magkakasama. Mahilig tayo mag-aral, pero applyan natin ng Solomonic filter. Wise study and teachings, that which is wise will not make you very tired or tiring. It will not choke or oppress or enslave you. It will not make your life needlessly hard than it already was. And it will not make you stressed or a stressor to others. It will give you rest. So restful ba ang bunga? Kahit sa ministry, Pastor, bakit wala po tayong kantata tuwing Pasko? Alam mo ba yung kantata? Kung gaano kahirap gawin ng mga choir? Kapapractice nila, lagi may late, nagkakasamaan na ng loob. Diba yung laging ganyan? Bisa nag-away-away na sila sa stress ng kantata. Kaya nagkakanta sila para mga anghel na ganyan. Ano, kukurap-kurap. Pero sa likod, nagsasabulutan na yun. Sa dami ng stress, ako, huwag natin stress na ng buhay natin, walang kanta-kantata. Diba? Mag-play nila tayong tape. Ganun na effect niyan. One song should be enough. Kasi bakit natin papahirapan ang buhay natin? Yung bakit natin i-stressin ang mga sarili natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Yung mga iba, Pastor, kailangan ko pong umabsent sa isang Sunday kahit ako Sunday school teacher kasi yung ninang ko po naglulubha sa Bicol. Sige na, kahit 2 linggo. Para ka makapunta. At pagkatapos niya, wala ka nag-absent ulit. Di ba? Pero yung mga iba talaga, hindi ka papa-absent din kahit naghihingalo ang nanay mo kasi God's work is important. Anong klase mga application yun? Hindi ba God's work yung pumunta ka sa mahal mo sa buhay na nahihirapan? Kailangan ba lagi sa loob ng simbahan gawin yung God's work? Again, invento yun ang simbahan. Para hindi ka absent. Kasi iba naman talaga, pag niluwagan mo, lagi nang absent. Kaya kung ano-ano natuloy yung mga policies na gagawin mo, kailangan bantayin natin yung mga sarili natin. And for us to enjoy freedoms, we should be responsible enough. The wise shepherd will not get you tired. The wise shepherd will give you rest. Simplify. Nung araw, ang ating mga... Kasi alam nyo, church sa atin, nagliliit naman ang simulan natin, 7 tao sa Saudi Arabia, Bible study. Kahit nung nagwo-worship na kami nun, sumasabay lang kami sa, ano, sa cassette tape. Hindi pa nga -1, nagiging +2. Kasi sinasabayan namin, so wala ka pang manunugtog, ba't mo pipilitin? Kaya nung araw, dumarating yung point na ang hirap naman, wala tayong mga manunugtog, wala tayong mga awit, kulang, anong gagawin natin? E di, simplihan natin ang kanta. Kung wala tayong instrumentalist, i-acapella natin, ba't kailangan paguri ng mga sarili natin? Well, hindi naman tayo nagpe-perform para kahit kanino. Pero kung kaya natin gawin, lahat, full instrumentation, full voicing, maganda, beautiful, pero hindi natin kailangan magpakamatay para lang mangyari yun araw-araw. Kailangan, nakarelax lang tayo, kasi yun ang gusto ng Panginoon, restful. Not to the point na napakapabaya mo na sa relaxation, you know kung hanggang saan dapat yung limit. O nakakapagod na yan. Ba't natin itinigil ang ating mga pistang Kristiyano? Na ang daming dumadalo, palaki ng palaki. Wow, palaki po ng palaki. Wow, Pastor, every year, ang laki. Next year po siguro, mas malaki pa. No, next year, tigil na to. Bakit po? Nakakapagod na. Mahirap mag-maintain ang tradisyon. Taon-taon po ginagawa natin. Kahit dumudugo na tayo dito, sumusuka tayong dugo, gagawin natin dahil taon-taon. So, kailangang ibahin naman natin. Pag nakakapagod niyan, hindi na sulit yung spiritual enjoyment mo, sa sobrang pagod, naging performance na, itigil. Ibahin naman. Kailangan nakakapagpahinga ang tao. Kaya sabi sa Matthew 11:28-30, "Come to me all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry." Kita nyo, this is
aversion. Yung iba, come to me all of you who are tired and heavy laden. Hindi po alam kung ano. Ininterpret niya lalo, dilinaw niya from original languages. Come to me all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry by the religious. Yun yun. I will give you rest, sabi ni Jesus. Accept my teaching. Learn from me. I am gentle and humble in spirit. They are not. And you will able to get some rest. Now you don't. Yes, the teaching I ask you to accept is easy. Their teaching is difficult. The load I give you to carry is light. Theirs is heavy. Yun ang unsaid sa Matthew 28. Pag nagbibigay si Jesus ng rest, it is rest from too much religion that already robs you of happiness, of peace. Yun talaga ang tinutukoy ni Jesus. This is Jesus, and this is Jesusness. Come and taste and see that the Lord is good. Hindi siya nakaka-oppress. Dapat ang effect sa'yo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, you fall more and more in love with God. Hindi yung become more and more afraid. Siyempre, ang gusto ng mga ibang religious leaders, lagi kang takot kasi madali kang i-manipulate if you're afraid. But you fall more and more in love with God because you know how loving and kind, how accommodating, how understanding God is. So test the teaching. Test the teacher. The teaching that I ask you to accept is easy, sabi ni Jesus. The load I will give you to carry is light. Needless religiosity could imprison. Jesus sets free. Keep that in mind when you read. Keep that in mind when you interpret. And do your more reading, personal readings. Read several versions. You will see yung breadth and width and the height of the meaning when you read it from many versions. You owe it to yourself to make yourself a beneficiary of the body of wisdom that God has given to us in print, the Bible. But a correct reading is what is needed. Learn from Solomon. Father, we thank you that we could be reminded to be more scholarly, to be more objective in reading verses. Teach us to free ourselves from all the traditional interpretations we have only inherited. At nawa magkaroon kami ng fresh perspective, fresh pag-aaral. It is our duty and privilege to approach your throne of grace directly, personally, through your word. Turuan mo kami, Lord, to be responsible, to feed ourselves with study, with responsible study, and to be more selective, to be more circumspect in listening to the many voices around us. Pagbulay-bulayan natin ang makahulugan nito sa ating practical life, pag-aaral, pakikinig, para lalo tayong mapalapit sa puso ng Diyos na may kapayapaan, katahimikan sa buhay. Ponder these words in a few moments.